Gusto mo bang malaman ang mga rason kung bakit nag-cheat ang isang babae? Hey, 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 dude! Marvin Sanico here! Sa video na ito, ipapakita ko sa iyo ang mga rason kung bakit nag-cheat ang isang babae. Pero bago yan, i-hit mo muna ang like, subscribe, share, at follow button. Pati na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga latest videos ko. Simulan natin sa reason number 1. Kakulangan ng sex. Ang mga babae ay mga sexual creatures tulad ng mga lalaki. Minsan, sila ay mas sexual kaysa sa kanilang mga partner. Kung gayon, maaari itong maging problema. Sa halip na wakasan ng relasyon, maaari silang maghanap ng sex on the side upang matugunan ang kanilang mga physical na pangangailangan. Na-appreciate ng mga babae ang isang good sex. Ang mga babae ay nagloloko kapag nakahanap sila ng isang lalaki o babae na nagpapaturn on sa kanila. Kung may nagsabi sa iyo na ang mga lalaki ay nagloloko para sa sex at ang mga babae ay nagloloko para sa emosyon, sila ay nagkakamali. Nalaman ng isang kamakailang pag-aaral na inilathala sa Journal of Sex Research na kahit na ang mga lalaki ay mas malamang na mag-cheat para sa sexual variety, ito ay kabilang pa rin sa nangungunang tatlong dahilan kung bakit nagloloko ang mga babae. Reason number 2, hindi sila masaya sa kanilang kasalukuyang relasyon. Natuklasan ng parehong pag-aaral ang isa pang pangunahing dahilan kung bakit nagloloko ang mga babae ay dahil na fall out of love sila sa kanilang kasalukuyang primary partner. Kahit na ang pag-ibig ay naroroon pa rin, sa pangkahalatan, ang isang babae na hindi masaya sa kanyang relasyon ay maaaring mas mahilig manloko. Ito man ay maaaring dahil sa galit, problema sa bahay, o financial problem. Nagpapatuloy ang listahan. Maaaring maramdaman nilang ang cheating ay maaaring mag-alok sa kanila ng isang bagay na hindi kayang ibigay ng kanilang kasalukuyang relasyon. Ang mga babae ay nagloloko dahil ang relasyon ay nagko-cool off, ayon sa isang psychologist. Reason number 3, isa lamang talaga itong pagkakamali. Ano ang ikatlong nangungunang dahilan ng pag-cheat ng mga babae ayon sa pag-aaral? Ito ay naging situation na lamang. Mga bagay tulad ng pagiging lasing at hindi pag-iisip ng malinaw. Lahat ng tao ay nagkakamali. Minsan, nangyayari ang affairs dahil na rin sa opportunity. Ito mismo ay ayon sa research. Ang mga babae ay maaaring kumilos ng pabigla-bigla at pagkatapos ay ikinalulungkot o pinagsisisihan ito. Sa madaling salita, ganap na posible na walang mas malalim na kahulugan bukod sa isang opportunity na hindi nila nagawang lampasan o mapanalunan sa sandaling iyon. Reason number 4, naghahanap sila ng intimacy. Physical man ito o emosyonal, ang intimacy ay isa sa mga pangangailangan nating lahat na gusto makuha at matugunan. Kung ang isang babae ay hindi lubos na nasisiyahan sa kanyang relasyon at may taong darating na nagpapakita na ganoong uri ng intimacy, magkakaroon sila ng attraction. Natuklasan ng ilang research na ang mga babae ay may posibilidad na magkaroon ng mas malakas na emosyonal na connection sa bagong tao kung saan sila nakikipag-cheat kaysa sa mga lalaking manluloko na nagmumungkahi na ang romance ay bahagi na equation ng cheating para sa mga babae. Reason number 5, pinaparamdam sa kanila ng bagong lalaki na espesyal sila. Minsan ang mga tao ay nag-cheat dahil ang bagong lalaking ito ay nagbibigay sa kanila ng isang bagong pakiramdam o pinararamdam sa kanila na para silang ibang tao. Ayon sa mga kababaihan na nagkaroon ng experience sa cheating, ang affair lover ay nagpaparamdam sa kanila na espesyal, sexy at adored at ang atensyong ito ay mahirap baliwalain. Reason number 6, meron silang mababang pagpapahalaga sa kanilang sarili. Ayon sa mga psychologists, ang low self-esteem ay maaaring lumikha ng desire para sa isang outside validation. Ito ay maaaring totoo lalo na kung ang tao ay hindi tumatanggap ng pagpapatunay mula sa kanyang kasalukuyang partner. Ngunit sinasabi ng mga psychologists na talaga ang kawalan ng pagmamahal sa sarili ang maaaring magtulak sa isang tao na magloko. Ang mga tao ay nagloloko kapag hindi nila inaako ang responsibilidad para sa kanilang sarili o inaalagaan ang kanilang sariling mga damdamin. Ito ay maaaring kapag hindi sila nagkakaroon ng kakayahang magsalita para sa kanilang sarili sa kanilang kasalukuyang relasyon. Inaabandonan nila ang kanilang mga sarili sa maraming paraan at dahil doon ay nangangailangan sila ng atensyon mula sa ibang tao. Reason number 7, ginagamit nila ito para maging manhid o makayanan ang difficult feelings. Ang cheating ay maaari rin magpahihwating na mayroong isang bagay sa loob ng kanyang sarili
o may isang relasyon na hindi nila kayang i-deal with. Iniyahambing ng mga psychologists ito sa alak o droga na maaaring hanapin o kaadikan ng mga tao bilang isang paraan upang tumakas sa kanilang mga damdamin sa halip na direktang harapin ang mga ito. Reason number 8, gusto nila ng breakup o pagbabago. Minsan ang mga tao ay nagchi-cheat dahil gusto nilang matapos ang kanilang relasyon. At ang cheating ay tila isang mas madaling paraan upang sirain ito kaysa sa direktang harapin ang kanilang partner. Ngunit itinuturo din ng mga psychologist na kung minsan ang mga tao ay nagchi-cheat dahil gusto nila magbago ang isang bagay sa kanilang kasalukuyang relasyon. Ang mga babae ay nagloloko para makawala sa kasal o sa kung anumang kasalukuyang relasyon. Reason number 9, galit o ganti. Ang ilang mga kababaihan ay pumapasok sa isang relasyon na may ideal na imahe kung paano dapat kumilos ang kanilang asawa. Kapag ang partner ay nadismaya dahil sa expectation at hindi matugunan ang kanilang bawat pangangailangan at pagnanais, maaari itong lumikha ng lamat sa relasyon. Ang ilang mga kababaihan ay maaaring magalit sa kanilang partner sa ibang dahilan at ginagamit ang kanilang infidelity bilang paghihiganti. Reason number 10, kalungkutan. Ang isang babae nagchi-cheat ay maaaring may partner na nagtatrabaho ng mahabang oras na iniiwan sila sa bahay kasama ang mga bata buong araw. Marahil ay nasa stage sila ng kanilang mga buhay kung saan mas mahirap makipagkaibigan sa iba o marahil ang kanilang partner ay may malalang sakit. Ano man ang dahilan, ang kalungkutan o pakiramdam ng isolation at disengagement ay maaaring matugunan ng ibang lalaki. Reason number 11, kawala ng female social support. Ang isang malaking bahagi ng healthy womanhood ay nag-i-involve ng supportive female friendships at isang sense ng female community. Ang ilang mga kababaihan, lalo na ang mga nakakaranas ng pang-aabuso o neglect, ay hindi pinahalagahan ito habang kasabay nito ay labis na pinapahalagahan ang atensyon ng mga lalaki. Ito ay maaaring humantong sa pagtataksil o pag-cheat. Reason number 12, underlying condition. Ang depression at pagtataksil ay nangyayari na magkasabay. Ang isang affair ay exciting, kaya't ang utak ay maaaring magsimula mag-pump out ng dopamine at serotonin, mga neurotransmitter na lumalabas sa ating utak kapag tayo ay attracted sa isang tao at mga parehong chemical na nakukuha natin kapag umiinom ang tao ng antidepressant. Sa madaling salita, ang isang babaeng nagchi-cheat ay maaaring nagsiself-medicate nang hindi nila namamalayan at ito marahil ang dahilan ng kanilang pleasure sa pagchi-cheat nilang ito. At yan ang mga rason kung bakit nagchi-cheat ang isang babae. Hit like, subscribe, share at follow button pati na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga latest videos ko. Maraming salamat po sa panonood.